Gender gap sa Pilipinas napupuna na ayon sa Philippine Commission on Women, pero patas na pagtrato sa mga kababaihan sa bansa, kailangan pa rin umanong tutukan. Si Jessica Kalinog ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia para sa detalye. Sa nangyaring Cessna plane crash sa Camaling, Albay, isang babaeng miyembro ng BFP Region 5 Special Rescue Force ang hindi nagdalawang isip na makipagsabayan sa ilang batalyon ng kalalakihan na umakyat sa Bulkang Mayon para sa isinagawang search, rescue and retrieval operations. Siya si FO2 Maria Salve Buisa Dacuya, 31 anyos. Ayon kay Dacuya, ang pagtulong sa kapwa ay walang pinipiling kasarian, aniya. Kapag may pagmamalasakit at determinasyon, kayang-kaya ng mga kababaihan. Nature na po talaga namin na ganito dun sa BFP, Special Rescue Force. Ako personally po, hindi ko din alam kung paano ako nakaakyat doon. Ayon sa Philippine Commission on Women, sa kasalukuyan, mas malawak na ang pagtanggap ng publiko sa papel at kakayahan ng isang tao, mapalalaki man, babae, o miyembro ng LGBTQIA+ community. Kaya maging ang gender gap o ang pagkakaiba sa iba't ibang aspeto sa pagitan ng babae at lalaki, paunti-unti na rin natutugunan. We are proud to say naman that the Philippines is the leading nation in Asia, no, when it comes to closing the gender gap. But of course, that doesn't mean po na wala talagang gender gap, because as of now, marami pa po tayong kailangan nagawin, no, para ma-close totally yung gender gaps na yun. Sa ngayon, isa sa mga nais matutukan at masolusyonan ng komisyon ang mga issue sa pantay na sahod, pagtrato sa kababaihan sa trabaho, at tuluyan ang matuldukan ang diskriminasyon. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia, Jessica Kalinog, nagbabalita para sa GMA Integrated News.